Tayo po magsalihod bilang paggalang sa Banal Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Sa tuwinaang kapayapaan, siyang tuwir ang nilalagak ng amang mahal. Upang ang bawat kaisipang may taglayang kapayapaan, na tuwir ang kapayapaan ng nagaharing lubusan, di makapag-iisip ng ano pa mang kasamaan. Kaya't ang tunay na kagalakan ay nararamdaman sa kalooban. Kaya't kung papaano ang malinis na pag-iisip yaong nais itala ng ama kaninuman, naway kamtin ninyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung mabuti ang pagtanggap, ito ay nakagagalak. Subalit gaano man kabuti ang dapat tanggapin ng mga anak ng ama, ngunit di nila kayang tanggapin, ito'y nakapapait ng panlasa at nakasasama ng dibdib. At siya ang pawang katotohanan, walang dulot ang ama na ikasasama ng sino man, kundi ang lahat ay kabubuti. Lamang hindi kabutihan lahat ang natatanggap ng kanyang mga anak, sapagkat di mabuti ang pagtanggap nilang lahat. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-aani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan. Susugoy ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at ipunin nila mula sa kanyang pinag-aharian ang lahat ng nagsasani ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Saan ka man dako magtungong damuhan, hindi ka masisihan mamigtas kung may bunga man ang isang halaman. Siguradong maiinis ka at mayayamot sa paghawi mo sa damo para makuha mo yung kinukuha mong bunga. Kaya naman itong ama, ibinaba ang anak upang maghasik ng maliwanag na binhi na ang magiging bungay kay buti at yaon ang mga aral at salita niya. Upang ang abutan ng mga binhing ito na hinahasik sa bawat araw, yaon nga ang mga tao, kung malinis ang isip nila,
titimong lahat ito at magsisitubo upang hindi sila maging ganap na magulo. At ang paghahari ng Ama ay walang katapusan noon, ngayon at kailanman. Subalit, hindi lahat ay mapaghaharian ng dahil ang kagustuhan ng marami ay sanlibutan at laman. Mga bagay na nakapagpapasiya, nakapagpapaligaya habang tinatamasa nila. Ngunit hindi nila inaalala ang kahihinatnan ng kanilang kaluluwa. Hindi nila inaalala ang para sa kinabukasan ng kanilang kaluluwa, na ito bang maghapong ito'y mabubuhay pa ako at hanggang kailan ang buhay ko. Kung nagkakatotoo lamang lahat sa tao ang mga sinasabi nila, di sinsanay tao nang nagsabi sa lahat ng magaganap sa mundo. Ngunit ang amang totoo ang sinasabi, hindi mapagtiwalaan ang lahat ng tao, sapagkat hindi nga nakatuo ng pag-iisip ng tao sa kanyang mga salita, kundi nakatuo ng isip ng tao sa salita ng kapwa. Kaya naman ang bawat taong nakikinig ng salita ng mga pahayag ng kanilang kapwa, kung minsan ay nagbibigay daan para lalo pa silang malito, magulo at magalit. Lalo tigit kung nakagagalit ang kwento. Ang mabuting balita ay makapagbibigay ng maliwanag na diwa, makapagbibigay ng mabuting pangunawa, makapagbibigay ng malinis na diwa, at makapagbibigay ng tunay na galak sa kalooban. Subalit ilan ang gugusto nito? Iyon nga ang mga anak niyang nagnanasang mapagharian upang sa wakas ng buhay nila sa kalupaan, doon sila pumiling sa karya ng Ama at do'y wala ng lumbay kailanpaman. Mga minamahal, ilan kaya ang mga damo na hambing sa mga damo dito na ngayon ay naririto upang patayin ng Ama ang bahagi ng damong ito at mabuhay ang bahaging kaloob niya upang tumubo lahat yung hinasik niya at mag-ani ng mabuti ang mga anak niyang pinatubo ay kagandahan ng kanyang loob. Buhay ba ang Ama? Alalaong baga, di lamang nagsusuri ang tao. Subukan mong maghinagpis at mararamdaman mo yan sa damdamin mo. Subukan mong magalak at damang-dama mo rin yan sa kalooban mo. Subukan mong masama ang isip mo, mararamdaman mo sa puso mo'y iba rin ito. Subukan mong maganda ang laman ng isip mo, kay ganda rin ang damdamin mo. At ito ang nais ng Ama. Kaya nga sa tuwing ay ang pagbati, sumainyo ang kapayapaan. Upang kapag sa tao ang nagahari ay kapayapaan, ang maghapon niya ay kapanatagan, ang maghapon niya ay kasiyahan, ang maghapon niya ay kagalakan, sumapit man ang dapit hapon at gawing gabi na, ngandun pa rin ang kalooban ng Ama na nagahari siya, maganda pa rin ang pakiramdam. Kaya nagkakaroon ng kapahingahan ang maghapong kapagalan, sapagkat binibigay ng Ama ang tunay na kapanatagan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagkaramenayahanam, madaling matukso, ngunit mahirap makawala sa tukso. Kaya't ang nais ng Ama, kung kinikilala mo siya at nakilala mo na siya, bawat gagawin mo, bawat sasabihin mo, bawat tutunguhan mo, bawat tatanggapin mo, pakalimiin muna kung ito'y panunokso sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramenayahana. Kailanman ang Ama'y di manunokso, kundi magbibigay ng paghadlang sa tukso. Kaya't sino ang tagatukso sa tao? Kung magkagayon at kinilala mo ng Ama, ba't tatanggapin mo pa siya? Alam mo namang nasa iyo ng Ama, tatanggap ka pa ba ng iba? Kaya't kung ang nagahari sa tuwin ay Ama, di na matutokso ng Diablo. Sapagkat alam ng Ama kung ikaw na anak niya ay sa kanya. At kaya kung papaano ka pinagharian niya, isip, damdamin mo, maaring ganap na magbago. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam. Mayroon bang taong hindi man lang nakadama ng pagkainis? Sapagkat
tapat na totoo sa Ama? Kahit gaano kapakatapat at totoo, daratal ang pagkainis. Ngunit ang pagkainis na ito siyang magiging daan para tuksuin ka't matukso. Ngayon, kung tunay na pinangingibabaw mo na't naroroon na sa puso't isip mo'y Ama, kailan may di ka na matatangay nito. Buhay bang Ama? At siya ng pawang katotohanan, kaya palang timpiin ito. Kaya palang pigilin ng nagahari sa katawan ng tao. Yaon nga yung espiritu ng katotohanan. Kaya't madaling masubukan ng taong wala sa katotohanan. Kaya't madaling makita ng Ama ang wala sa katotohanan. Sapagkat, yaon na nga, ang katimpian ay wala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Ikaw, anak, dinanas ninyo ang mahirap ang paglakad. Alin ang mas maginhawa? Iyaong walang sumasakit kapag humahakbang? O mayroong masakit? Kung magkagayon, gayon din sa damdamin, alin ang mas masarap ang pakiramdam? Yung may tinik ka sa dibdib mo, awala. At siya unang pawang katotohanan, kung ang tao lamang ay makikinig na tuwiran at siya may tatanggap, ang mga damong tumutubo sa inyo ay kanyang papatayin upang huwag kayong manatili sa damo at damuhang lupa na katawan. Buhay bang Ama? Subalit, kung minimithin ninyo na ang Ama'y tanggapin nyo, subalit ayaw nyo namang makatalikod at umiwas sa mga mali ninyo, paano maghahari ang mabuti? At pakatanda ninyo, habang ang lupang ito ay naririyan at walang simento, sisibol at sisibol ang mga damong ito. Kaya naman, ang isang taong masipag sa kanyang bakuran, araw-araw sinisikap niyang walang tumubong damo, maliit pa lang binubunot niya na. Ganyan ang Ama kung paano siya mangalaga sa mga anak niya. Ang nais niya, ang maliit na pagkakasala, huwag nang lumago pa. Huwag nang mapalago pa ng tuksong dumaratal sa bawat isa. Subalit, ano ang nagaganap sa buhay ng tao? Hindi mapanaig ang Diyos na totoo. Kaya, ang karampot na kasalanan na palalago hanggang dumami ng dumami at di na maampat, mapatay na ganap. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat ang tao kapag nasisiyahan, hindi niya na naisip ang kahihinatnan. Sapagkat ang tao kapag nasasarapan, hindi niya na naisip ang kahihinatnan. Sapagkat ang tao kapag nabubulagan, hindi niya na naisip ang kahihinatnan. Sapagkat ang tao kapag nasa kalooban niya at sariling kagustuhan, hindi niya na naisip ang kahihinatnan ng ginagawa nila. Ngunit, kapag ang Ama ang isip mo ay siya, ang puso mo ay siya, iniisip mo lahat kung anong magiging dulot ng gagawin mo. Kaya naman, walang makatutubong mainam na damo na mapalalago nito ng kalaban niya, kundi sumisibol pa lamang na papatay niya. Kaya't kung magkagayon, ilan kaya ang madamot damuhan ngayon na nagmimiting mawala ang damong nakatubo at nakasibol? O ilan ang nagmimiting kasama kayo sa pupunggusin at susunugin? Mga minamahal, magnilay kayo ngayon. Kayo baga ang anak ng Ama na naghahasik siya, na nanghahasikan niya ay tumuboy mabuting binhi at di na damo? Mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Kung papaano ang Ama'y patuloy na naghahasik ng mabuting binhi, si Diablo na may patuloy na nang-aagaw ng binhing tinatanim niya. Upang ito ang makapangibabaw ay siya at hindi ang Ama. Kayo, mga mahal ko, ipananaig niyo pa ang tinanim ng Ama o ang ipananaig niyo'y ang panglilinlang niya sa inyo ng kalabang na turingan.
Buhay ba ang Ama? Itaas nga ang kamay ng nagsasabing, gusto kong magbago, ngunit di magawa ko. Walang magtataas niyan, hindi aamin ang bawat isa. Ngunit di man ninyo aminin, sadyang mahirap ang magbago kapag sarili mong pagkatao. Ngunit di mahirap magbago kapag Diyos Ama ang tinanggap mong totoo sa puso mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, nais nyo bang mahambing sa damo na susunugin? O nais nyong mahambing sa mabuting binhi na nahasik sa matabang lupa at tumubo at nagbunga ng mainam at matatamis? Yaon nga yung mga anak ng Ama na ang tinanggap ay siya at di ang kalaban niya. Buhay ba ang Ama? Mahal nyo ba ang Ama? Gaano nyo siya kamahal? Yan ang tanong na di kayang sagutin. Mahal ko siya, kaya lang mahal ko sarili ko. Mahal ko siya, kaya lang mahal ko anak ko. Mahal ko siya, kaya lang mahal ko asawa ko. Mahal ko siya, kaya lang mahal ko kapatid ko. Mahal ko siya, kaya lang mahal ko ina ko at ama ko. Eh, sino bang nagbigay sa inyo nito? Sino bang nagbahagi ng buhay ninyo, ng asawa mo, ng mga anak mo, ng ina't ama mo at mga kapatid mo? Hindi ba't siya? Kung magkagayon at siya ngay mahal nyo, lahat ng minamahal nyo, ilalagak nyo sa kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya kung papaanin yung sinasabing mahal nyo ang anak nyo, dapat mahalin nyo ang Ama. Sapagkat ang anak nyong minamahal, siya ang kaakibat at kasama mo para ang anak na minamahal mo siyang mangalaga sa tuwina. Buhay ba ang Ama? Kaya anak, ibigay mo sa Ama ang pangangalaga at hilingin mo sa Kanya na tulungan kang mangalaga. Sa gayon, hindi ka mahirapan sa pag-aaruga. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehana, nekkaramenehana, nekkaramenehana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila nga ba siya? Uulitin natin, ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba, kundi ang Diablo. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Kasama nyo ba? Kasama ba nila? Kung magkagayon, kung ang Ama ang kasama nyo at naghahari ngayon sa inyo, sigurado unawang-unawa nyo mga salita niya. Buhay ba ang Ama? Ngunit kung may halo ang espiritu nyo at di puro, hindi dalisay na totoong espiritu, sigurado ibalaman ng isip nyo. Yan ang patutoo. Sapagkat anong dahilan mat di mo mawawaan, anong dahilan at ayaw mong pakinggan, anong dahilan at di mo matutunan, iba ka nga kaya di mo matatanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehana, nekkaramenehana, nekkaramenehana. Ano baga ang pangunahing tinatanim ng Ama sa damdamin ng bawat anak niya? Hindi bagat ang pagmamahal? Ang pagmamahal na binubuhay niya upang ikay matuturing magmahal? Paano nagmamahal ang isang matigas ang loob? Paanong napagmamahalan at nagmamahal nga ang isang matigasang loob? Mga minamahal, hindi eka ako matigasang loob. Hindi ka matigasang loob kahit natuto sinasabi sa'yo, ayaw mong pagtawalaan at tanggapin. Sapagkat may sarili kang katalinuhan na ang pinaiibabaw mo at pinangingibabaw yan sa'yo lamang. Alam mo na ba ang lahat? Kung magkagayon at di mo alam ang lahat, ipangibabaw mo yung Ama upang ang Espiritu niya ang iyong paghariin. Sapagkat tanggapin at hindi, kaya natututo ang tao sa Espiritu ng Ama, hindi sa Espiritu ng Diablo. Natututo ang tao sa kasamaan sa Espiritu ng Diablo, ngunit natututo sa kabutihan ng tao sa Espiritu ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, madali lamang masumpungan ito.
at madaling masuri sa pagkatao nyo kapag palalo kayong tao't malabis ang tingin sa sarili magaling at mabuti, hindi na sa Ama yan. Ngunit kahit anong galing mo at napakabuti mo, kapag tinuturuan ka ng naturuan mo lamang, natatawa ka pa. Sapagkat, tingnan mo nga naman ano, para yung guro, naturuan niya estudyante bandang huli siya tinuturuan. Hindi bagat ito'y nagaganap sa lupa? At di nakatakataka ito, yan ang ugaling mapanlinlang na espiritu, sapagkat di niya kilala ang tunay na guro niya at nagturo sa kanya. Kaya madaling makita, masuri ng Ama ang tapat at totoo sa kanya. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. At siya nang naganap sa isang Hesukristo. Sapagkat pinangalanan ng prinsipe ng demon. Sa ginawang kabutihan, sa ginawang kabanalan, sa ginagawa pang kabutihan at gagawin pang kabanalan, iba ang laman ng mga ayaw tumanggap at di kumikilalang ganap, sapagkat hindi nga nila mapakli sa isip at damdamin nila ang pawang sila ay magpailalim sa totoo. Gayon ang tao, kapag may kaalam at karunungan, ayaw pailalim sa mas marunong daw sa kanila, sapagkat hindi nila kayang tanggapin. At yan ang nagaganap ngayon kung susuriin ninyo. Anong nagaganap? Bali-balita? Inamo? Dahil sa panuntunan mo, ipagpapalit mo? Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko kung tunay na ang Ama ang nasa puso ng tao. Pakatandaan nyo, mapagmahal, hindi palalong magturan. Matuwid at totoo tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya, diyan mo masisilayan. Si Judas, ano bang ginawa sa isang Kristo? Pumalik muna, bago'y pagkanulo ito. Kaya, kung bilang sa Espiritu, mararamdaman mo ang totoong halik ng kapwa mo sa'yo. Ngunit bilang pagkatao, dahil ikaw walang magawa at wala kang magagawa kung ikaw ay hindi makagawa, sulong ka lamang. Ngunit iba ang Ama. Ramdam niya, ganap, na lirip niya, yaong totoong anak niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kung minsan sa mga kaganapan, pag nilaya ninyo, no? Pag nilaya ninyo, walang pagkabula sa kaibigan, sa mga kapatid, sa asawa, may Judas. Pag nilolo ko yung asawa, halik-halik pa. Pagkatapos, paglabas naman niya, nagagawa niyang saktan ang damdamin ng asawa niya, hinalikan pa yan. I love you, Eka. Mahal kita. Pero pagda ka naman eh, ay, huwag kang maniwala dun, ikaw ang mahal ko, hindi siya. Di ba ga? Ganun din sa kaibigan. Pag nakakit at nakasingit ang isang kaibigang tusot manunukso, nakita yung mata niya, umikot na. Nakita ng mata niya, umikot na. Aba, para yatang mas mahal niya yun kaysa sa akin. Natukso na. Gagawa ngayon ng paraan para sirain yung magandang samahan. Iyan ang tinatawag na tukso. Ngunit kung wala ka sa isip mong gayon, malinis ang isip mo, malinis ang puso mo, ang gusto mo sa mga kapatid mo, lalo't higit na kaisa't kasama mo,
magkakaisa't magmamahalan lahat sila. Sapagkat hindi mo kayang linlangin sila, hindi mo kayang dayain sila, hindi mo kayang magmaang-maangan sa kanila, at hindi mo kayang balimbingin sila. Sapagkat sila mismo'y damang-dama mo kung paano masaktan at mahirapan, at sila mismo'y padadama ng Ama kung paano sila mamahalin. At siyaon ang binubuhay ng Ama, kaya nililinis niya ang guyakot, ang dumi sa isip ng tao upang hindi mo ito mapaghari sa iyo at mapangibabaw mo yung malinis na pag-iisip mo na kahit saan ka bumaling, humarap at tumalikod, saan ka man dako magtungo, iisa pa rin ang damdamin. Kaya't yung mga taong gayon, sinisingil. Balang araw, sisingilin at sisingilin. Sapagkat kung ano inutang mo, siyang babayaran mo. Buhay bang Ama! Buhay bang Ama! Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang nagpapakatuto kung minsan siyang ginugupo at inaagaw para biyagsak at magpakasuro. Ngunit ang wika ng Ama, mga anak, kapighatian lamang ng damdamin niyo sa pakikipagtotohanan niyo sa akin, sasapitin niyo. Ngunit, pagkatapos nito, kakamtin niyo rin ang tunay na galak niyo. Buhay bang Ama! Subalit kailanman, hindi mangyayari ang taong naigugupo niya ang kapwa niya at ginugupo niyang patuloy pagkatapos masaya at maligaya siya sa buong panahon niya. May hangganan ang lahat. Sapagkat anuman ang labis ay kinakalos. Buhay bang Ama! Pawang katotohanan ang aking tinuturan, yaon ay isang damo na masama na dapat patayin at huwag mangibabaw upang huwag nang magbulaklak at magbunga pa na makalalason kung ito'y makukuha. Kaya sa mga damuman, may gamot at may lason. Buhay bang Ama! Katotohanan, katotohanan ang sa'king tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandamay nakadama, sumainyo ang kapayapaan. Tandaan ninyo, ang uod ay naninira. Ngunit kapag dumating ang ibon na sa kanya itutuka, buong buo malalamon niya sa kanyang bunganga. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Hindi maaring ipantay at itulad sa pananalumpati para sa kapwa ang mabuting balita, sapagkat iba ang ulat at pag-uulat na pahayag. Hindi maaring ipantay ang bibig ng anghel at isang masama sa taong pinaghaharian ng masama at sa taong nagahari ay mabuting anghel. Kailanman ay hindi maaring ipagwagayawayan ng Ama at magawa ang pinagsisumigaw ng taong hindi makatotohanan. Subalit ang tapat at makatotohanan kung anong naibibigkas at tinuturan, tinutupad at sinasabuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad kayong tapat sa Ama na di nyo man siya nasisilay at nakikita. Ngunit sa isip at damdamin nyo'y tapat at totoo kayo, kayo rin ang makikinabang at kayo rin ang gagantimpalaan. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Anumang kaloob at bagay na bigay ng kapwa niyo'y mauubos, ngunit ang kaloob at bigay ng Espiritu'y hindi mapapatlang, hindi mamamatay. Sapagkat ang Ama ay totoo noon ngayon at kailanman, ngunit ang bagay siyang may alay sa lahat ng sandali at sa buong sandaigdigan. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Diyos?
Magtiwala ka, manalig ka, ang kinin mo, nasa iyo na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga't maliwanag na tinuran mula kay Pablo, nakasalig ang aking pananalig at pananampalataya sa hindi nakikitang bagay, kundi samang di nakikita. Yaon ang ibig sabihin niya, kaya't kung batid lamang ang pag-uulat niya at nakikilala totoong-totoong tao sa kanya, ay kumikilala lahat ng inuulat ng mga apostol ay ganap, kaya't marapat ng bawat nag-aaral ay maging ganap din. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya isip na mabuti, may sentido kumon ka, gamitin mo ito at huwag palalong agawin at paagaw mo naman kung ikay may kaisipan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Sino ang mga tinutukoy na damong susunugin? Iyaong masasama. At sino ang tinutukoy na mga makakarating sa kaharian? Iyaong anak ng Ama na sa kanya'y nagpakatotoo, gumanap sa mabuti niyang gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang pagkatao'y walang makatataliman ito. Ganang espiritong di nyo nakikita at tinanggap at nagpapakatotoo kayo sa pagtanggap, siyang gaganap, siyang tutupad, upang maganap sa inyong lahat ang mabuti pawang kalooban ng Ama. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay bang Ama? Kung magkagayon at nasa kaayusan ang inyong paghakbang, sulong tumindig ka nga? Sulong tumindig ka nga? Sulong, lumakad ka. Lumakad ka. Oh, baba, upo ka. Hindi ka walang problema ang paa mo. Kahit hindi ka panawakan ni Constancia, ikaw, may problema ba paa mo? Batid ko, kaya hindi kita pinalalakad. Sulong, patototohanan ko sa inyong di si Constancia ang lumilirip ng inyong katauhan. Sapagkat kung ganang siya, hindi ninyo batid at di niya mababatid. Tayo ka pa. Sulong, lumakad ka. Nais mo bang bumilis ang lakad mo? Ganang si Kunching malay baga kung sino sa inyong dalawang may sakit. Subalit ganang di nyo nakita kung sinong nagtudlo at nagturo sa inyo. Kaya nga tinuran, huwag ka anak magdaramdam. Sapagkat ayaw kung sa iyo sumapit siyaon, kaya pinaupo kita. Sulong dumugtog ka. Tumayo ka. Upang patutuhanan ko lang sa iyo na wala na ngang nararamdaman mo, lumundag ka. Lundag. Palundag kang hanggang sa makaupo. Ganang pagkatao'y di tutok din ito, ganang katauhay di gagawin sa inyo, sapagkat kung ganang tao'y nadapa kayo, di bagat sasabihin niyong anong ginawa mo? Ngunit ganang di nyo nakita, natupad ko na naman, kayo'y magnilay at magbulay. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Sulong, umupo ka na. Kumusta na litid mo? Batid ko. Kaya nga ang tanong ko sa iyo'y ang litid mo. Binti mong katugon sa litid mo. Sapagkat kung hindi ko nakitang yaon, sasabihin ko sa iyo, ay hindi. Ngunit yan ang patuto ko. May mata akong di nyo nakikita. May pangmasid akong wala kayong makita. Ngunit kung namamasdan nyo'y ako'y mismo, mararamdaman nyo kung sino nga ako. Katauhan lamang siyang nagbaybay sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam.
Buhay bang Ama? Lumapit ka sa Ama, kumilala ka sa Kanya. Siya ang galak mo sa lumbay na ginagawa at dulot sa iyo para gupuin ka ng kalaban niya. Kaya't kung papaano niya ginagawa ang magpagalak ka sa kapwa mo at ginamit ka para magpagalak at magawaran ang kapwa mo, ikaw bang ginagamit niya, pababayaan ka rin niya? Tumindig nga kayong nagpapagamit kung pinababayaan kayo ng Ama. Mahal na kapatid ko, bagamat di mo ganito ang gampanin mo, tumayo ka. Pinabayaan ka na ba ng Ama sa paglilingkod mo? Iyan ang patotoo. Upo ka na. Sa iba't ibang paparaan at kaparaan ng paglilingkod, iba't iba ang kategorya ng tao. Iba't iba ang kakayahan na bahagi ng Espiritu. Kaya't kung anong bahaging kaloob sa iyo, gamitin mo sa mabuti ito. At ang pagpapakabuti patuloy gawin mo na sa pagkatao ka matwala ka sa pagkatao, pantay lamang upang patotohanan na sa iyo mismo, Espiritu. Buhay bang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Tanda ninyo, ang tinutukoy ng Amang paghahari niya, yaon ngang napangibabawa ng isip at kalooban nyo, kaya't napagharian ang buong katauhan nyo at nataliman nyo'y siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, nagpasalamat ka ba sa Panginoon at nagkasakit ka? Ha? Nagpasalamat ka? Hindi ano, dapat magpasalamat kayong parehas at nagkasakit kayo. No? Ikaw? Ikaw, may pasalamat na ka, ina, anak. Oh, may patutud kang manyaman. Masalese kang may tutud. E katsitigok-tigo. Buhay ba nga, Ma? Kueka. Eh, bateka siya na pagaling, bateka ako. Eh, hindi. Sama kayo magreklamo. Ako walang magagawa sa inyo. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Tagasunod lang ako. Alipin lang ako. Kung anong sinasabi, siya lang gagawin ko. Ngunit, paano nga ang maririnig nyo kung mga bingi kayo? Buhay ba ang Ama? Paano niyong makikita kung bulag kayo? Kaya, inaalis niya ang pagkabingi nyo sa katotohanan? Inaalis niya ang pagkabulag niyo sa katotohanan upang makita niyo ang katotohanan niya at marinig niyo ang katotohanan. Buhay ba ang Ama? Paano makaririnig sa katotohanan ng tulog? Masarap matulog. Kay sarap ng tulog ng tao. Kapag pinatutulog ni Diablo sa gawain ng Diyos Ama ito, bakit kaya di sa tahanan matulog ka? At pagtungo mo rito, salita niya ang tanggapin mo. At huwag maging talusira ang isip mo at diwa. Halina, halina o tao, salita ng Ama'y limiin nyo. Magbulay, magtanto kayo. Ang bawat araw ay Pasko. Kapag puso mo'y masaya,
kapag isip mo'y payapa, regalong di makakaya, ipantay sa lahat ng yaman. Halina, halina o tao, magbulay, magnilay kayo, magtanto kayong tuwiran. Hanapin nyo ang Diyos ang madamhin sa puso ninyo, at siya'y maghaharing totoo. Salita niya'y pakinggan nyo, magnilay, magbulay kayo, nang masyahan ang bawat isa. Siya ang tuwirang kamtin, at huwag mag-alilangan sa kanyang kapangyarihan. Halina, halina kayo, magpulay at magnilay sa gawa ng Ama'y manahan. Puso nyo'y ganap na masyahan. Halina, halina o tao, makinig kayo na totoo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekaramene yahanam, nekaramene yahanam.